Isang trade scenario mga idol para sa team ng Los Angeles Lakers ay magbibigay nga sa kanila ng isang gwardiya na maaasahan nga na magpe-perform. Yan nga mga idol ay walang iba kung hindi si Derrick Rose. Sa trade scenario ngang ito mga idol, ibibigay ng Lakers si THT at pati na rin ang kanilang first round pick sa 2027. Ibibigay naman netong New York Knicks si Derrick Rose at ang kanyang 3-year 40 million na kontrata. Yan nga mga idol ang isang trade possibility sa Lakers ngayong offseason. Papalitan ang kanilang batang player ng isang veteranong makakatulong naman talaga sa team ng Lakers. At alam nyo ba, itong si Derrick Rose ay naglaro nga ng 6 man sa New York Knicks last season at nag-average nga siya ng almost 15 points per game and 4.2 assists. Kaso mga idol, ang magiging problema lang ng Lakers ay yung health ni D. Rose, yung kanyang availability. Dahil last season ay nagkaroon nga siya ng 2 injury sa kanyang ankle pati na rin sa kanyang likod. Kayo ba mga idol, gusto nyo si Derrick Rose sa team ng Lakers? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman ay pag-uusapan natin ang naging paliwanag ni Draymond Green kung bakit hindi niya nga daw talaga intentional na hinila si Brandon Clark. Sabi niya nga sa kanyang pag-appear sa NBA unti-unti na ito nga daw si Brandon Clark ay patalon at siya naman ay pababa. Kaso sumabit nga daw ang kanyang kamay sa kanyang jersey kaya't nagmukha itong hinila niya. Hindi naman daw ito intentional mga idol, hindi niya daw niyank itong si Brandon Clark pababa sa sahig. Yan nga mga idol ang mga naging paliwanag ni Draymond Green sa kanyang guesting. Naniniwala ba kayo sa kanya or hindi? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating panghuling balita naman mga idol, Stephen Curry pinahiya at pinakain ang mga haters niya ng kanilang mga sariling salita. Ang lagi niyang banat ng mga haters ni Steph Curry mga idol ay isa nga daw siyang liability sa depensa. Wala nga raw siyang kayang bantayan mga idol. Yan nga ay matagal na at ilang taon na rin na tumatagal. Pero ngayong postseason mga idol, ngayong playoffs ay iba na nga ang storya. Mukhang nag-improve na nga talaga itong si Steph sa kanyang depensa. Dahil kapag gumagwardya nga siya sa isang player ay 36% lamang ang kanilang shooting, way below sa average ng NBA na 45%. Yan nga mga idol, ang statistics na nagpapatunay na si Stephen Curry ay hindi nga isang bad defender. Kaya nga mga idol, ang mga haters ni Steph ay parang wala nang mababanggit sa kanya na isa nga siyang liability sa depensa. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Bye!